So today, gagawa tayo ng karage fried chicken. Yung Japanese na fried chicken. So ang kailangan lang natin ay yung thigh. Ito, bali, ipipilay natin to. Masarap kasi yung medyo may skin. Ito yung kasarapan na gawin. So, ipipilay natin. Hindi ako expert mag-pilay ng ano. Pero, itatry natin. Gusto ko. Yan. Kasi nakatikim ako ng karagi. Oh. Ang sarap. Kaya sabi ko, kaya ko to. Yung lasa niya, alam ko. Kailangan nating alamin kung paano lutuin. So, nakakabili naman ng ano, ng chicken na fillet na. So, ako kasi, isang buo to. Isang buong chicken to, bali, partial ko lang yung luto, tapos ito nga yung paa, anuhin natin, pilay natin. Sabi ko nga, hindi ako expert dito sa paggawa ng pilay. Pero try ko yung best ko. Ayan, okay din naman pala. O, di pa. Yan, tanggal na natin. Tapos, hihiwain natin ng yung tamang ano lang, bite. Yung tamang bite lang ang ating gagawin. Maihasa ko muna yung aking ano, kutsilyo. So, ayan. Nagpalit tayo ng kutsilyo. Kasi yung isa pang fillet lang kasi yun. Ayan. O, diba? Hinasa ko lang saglit. Pero okay na siya. Ayan. Isang, pang isang bite lang. So, ngayon, nahiwa na natin yung ating chicken. Dalawang thigh lang yan. Tapos, ano tayo ng tawag ginger. Lagyan natin ng ginger. Pang alis lang sa. Pero ganito talaga yung karage. May ginger talaga. Tapos maglagay din tayo ng garlic. Ay na, oh yes, garlic nga. Diba ako? Mga 2 peraso lang ng garlic ang ilagay natin. Kasi konti lang naman 'yan. Yan. Tapos lalagyan natin ng sake. Ay, ng meringue. Wala po akong sake, pero kailangan daw may sake. Pero wala akong sake. So, okay na rin yan. Tapos, lalagyan din natin ng soya sauce. Depende sa ano, sa alat na ano, basta tikim lang yung alat lang na hindi siya sobrang maalat. So, ngayon lagay natin sa Ziploc para imamarinate natin ng, sabi nga nila, pwedeng overnight at pwede namang 1 hour lang. Para mag-absorb lang yung kanyang mga ingredients. Tapos, ganyan-ganyan lang natin. Lagay natin sa ref.
Yan. Tapos mamaya ulit natin babalikan. So ngayon, after 1 hour, and dito na yung ating marinade. Yung ating na-marinade na chicken. Ngayon, maglalagay naman tayo ng corn flour. Pwede pong gumamit ng potato flour o corn flour. So, corn flour ang gagamitin natin. Yan. Kailangan po sa pagprito natin, kailangan lagi natin paring hahaluin ng ano. Kasi, minsan yung corn flour, pag medyo runny, bumababa. Yan. Double fry po yung gagawin natin para mas lalo siyang crispy. So, sa mahinang apoy muna tayo magbiprito. Tapos mamaya na lang ulit natin siya lalakasan pagka yung final na prito na. So, ayan, maglalagay na tayo. Okay lang na hindi siya sobrang mainit. Yung mga 160 degrees. Kasi ipiprito pa rin naman natin ng ano to. Yung pag nawala na yung tubig niya, okay na yan, tatanggalin na natin. So, ito, okay na siya. Pwede na nating ahunin. Tapos, maglagay ulit tayo ng panibagong batch. So yan, maglalagay ulit tayo ng bago. Basta huwag nating lalakasan yung apoy para hindi siya masusunog kasi ipapry nga ulit natin ng bago. Ito, may kasamang breast yung ginawa ko kasi yung aking asawa hindi kumakain ng nai balat. So, ayan. So, ngayon, mag-sisikan fry na tayo. Ayan. Chicken fry na tayo para mas lalong maging crispy. So yan, saglit lang naman yan. Mag chicken fry tayo kasi luto na rin yan. Ayan. Kailangan mainit na mainit yung ating ano, mga 190.
So, ito, luto na po yung ating karagi. So, gagawa lang ako ng sauce. So, gagawa tayo ng sauce. Mayonnaise. Tanggalin muna natin yung takip. So, ngayon gagawa tayo ng sauce. Maglalagay ako ng konting mayonnaise. Hindi ko dadamihan kasi hindi naman nauubos agad. Tapos meron tayong sriracha. Maglalagay ako ng konting sriracha. Saluin lang natin. Yung ibang gamit talaga yung ano, yung Japanese na mayonnaise. So kumuwala naman ako. Wala akong Japanese na mayonnaise. Ngayon ay titikman natin ang ating karagi. So dito. Ang sarap. Napakalutong niya. Ang sarap po. At saka ang anghang, sarap. Napakasarap. Ang sarap ng karagi. Parang ano lang, kulang lang dito sa ingredients na to ay yung sake. Yung sake kasi, inumin ng mga Japanese, yung alcohol. So, marami, may nabibili naman online. Pwede namang skip natin yon. Masarap naman. Masarap. Napakasarap. Yung luya, yung garlic na lalasahan mo, sarap. Tsaka yung medyo may konting tamis kasi gawa nung mirin. Yung mirin na nilagay natin. Napakasarap po. Gayahin nyo. Masarap siya. So, para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Thank you for watching.